Welcome po sa panibagong nating tutorial kung saan pag-aaralan natin kung paano mag-wiring ng isang variable frequency drive. Sa tutorial na ito, ang gagamitin natin na variable frequency drive ay ang Delta S1 na modelo. Okay, so meron itong 230 volts na model kung saan merong single phase or three phase na input at three phase ang output. So, meron din itong 460 volts na model kung saan ang kanyang input ay 3 phase at 3 phase din ang output. Okay, so itong gagamitin natin na BFD ay single phase input at 3 phase output, 1 horsepower or 0.75 kilowatt ang kanyang capacity. Okay, so ngayon, pag-aralan muna natin kung ano itong mga terminals ng BFD natin. Okay, so unang-una itong terminal na ito. So ito yung kanyang control terminals. Okay, yung pinakauna, ito yung internal na 10 volts DC supply para sa ating analog input kung gusto natin gumamit ng external na potentiometer. Okay, so ito naman, itong EVI, ito naman yung ating input para sa analog input natin, either current or voltage. Okay, so kung gagamit tayo ng current input, kung mapapansin nyo, meron tayong jumper dito. Okay, so ililipat lang natin itong jumper na ito, base dito sa ating input kung current. Okay, so itong terminal na ito yung ija-jumper. Then kapag voltage naman, itong terminal naman sa taas yung ija-jumper. Okay? Then, yung pangatlong terminal ay ang AFM. So, ito naman ay para sa output monitoring ng current or frequency. So, pwede tayong maglagay dito ng analog na frequency meter. Then, M0 hanggang sa M5, ito yung tinatawag na multifunction input naman. So, ito yung gagamitin natin para maglagay ng mga push button kung gusto nating i-control externally yung BFD natin. So, M0, M1 at M2 pwede natin gamitin para sa start stop or forward reverse na control. Then, halimbawa, ang M3, M4, M5 naman, pwede natin gamitin pag gusto natin na step up yung speed ng frequency speed niya. So, halimbawa, M3, set natin as 20 Hz, then M4 is 40 Hz, at M5 is 60 Hz. So, kapag alin dyan ang switch on natin, yun ang kanyang i-output na frequency. Then, itong pinakahuling terminal ay ang ating common na ground para sa lahat ng mga input natin. Then, meron tayo dito, itong tatlong terminal, ito yung RA, RB, tsaka RC. So, RC ang common, RB normally close, tsaka RA normally open. So, ito naman yung ating tinatawag na relay output. So, ginagamit natin ito kung gusto nating mag-monitor. Halimbawa, i-monitor natin kapag nagkaroon ng fault ang BFD, so pwede natin gamitin ito. So, ito namang terminal na M01 saka MCM, ito naman ay photocoupler output. So, pwede na natin itong gamitin para sa monitoring. So, depende sa parameter setting natin kung ano yung i-monitor natin dito. Then, itong terminal na ito, kung titingnan natin dito sa baba, ito ay RJ11. So, ito naman ay para sa RS485 na control. So, pwede natin siyang kontrolin, halimbawa, galing sa HMI or galing sa PLC. Okay? Then, ito yung mga power input natin. So, itong dalawa na ito, ito yung line 1 natin, ito yung line 2 or line saka neutral. So, kapag 3-phase naman yung ating input, meron itong terminal din dito, pangatlo. Then, ito namang tatlong terminal na ito, ito naman yung ating output para papunta sa motor na 3-phase. Then, meron tayong ground terminal. Then, ito naman yung terminal B2 saka B1. So, ito yung terminal kung saan pwede tayong maglagay ng braking resistor.
Then, ito naman yung plus 1, saka plus 2. Okay, so ito naman ay para sa DC choke or DC reactor. So, kapag hindi na natin nilagyan ng DC choke or DC reactor, dapat ay i-jumper natin. So, ngayon, naka-jumper ito. Meron itong jumper. Okay, so, ang purpose nito ay para sa protection ng ating BFD para sa correction ng power. Halimbawa, merong mga noise ang ating supply line or mga power source. So, ito yung magbibigay na protection. Okay. So, ngayon ay umpisa nating i-wiring ang ating power supply para ma-set natin ang ating parameters. Okay. So, unang-una, wiring natin ang ating line 1. Okay. So, dito, yung ating line 1. Papunta sa ating circuit breaker. Line 1 natin dito sa circuit breaker. Then line 2. Okay, so yan ang line 2. Papunta sa line 2 ng circuit breaker. Okay, ngayon, tatap natin yung ating motor. Okay, so ito yung ating motor. Okay, so ito yung kanyang wire. So, ang rotation ng motor, pwede natin itong halimbawa baligtad ang ikot ng motor. Pwede natin baligtarin ang kahit na alin man na dalawang wire dito kapag baligtad ang ikot. Okay. Okay, so ngayon, ay i-set up natin ang ating parameters. Okay, so i-on natin ang ating circuit breaker para mag-on ang ating BFD. So makita natin, meron tayong decimal display ngayon. Ang unang parameter na i-set natin ay ang kanyang maximum output frequency. Okay, so punta muna tayo dito sa program data. Okay, press natin. Okay, then 0. Ang group 0 na parameter, ito ay para sa setup ng mga display at pag-reset ng BFD. Okay, so punta tayo sa group 1. Okay, so ang group 1, ito yung basic parameter. Okay, so set natin yung maximum output frequency. Okay, so press natin yung program data. Okay, then 0. 1.00, ito yung maximum output frequency natin. So, set natin ito sa 60 Hz. Then, press natin program data. So, ngayon ay naka 50 Hz. So, taasan natin ito. Gawin natin 60. Okay, then press uli para mag-save. Okay, then, set naman natin yung ating maximum output voltage. Okay, so press natin itong up. 1.02, ito yung maximum output voltage. Then press ang program data. Okay, so nakaset tayo sa 220 ngayon. Okay, so ang ating motor ay 220 volts, so tama lang na 120 volts ang ating setting. Then, press program data. Okay, then press natin yung mode para bumalik tayo dito sa group.
So pupunta tayo sa group number 2. Ang group number 2, ito yung operation method parameter. Okay, so si-select natin ngayon kung saan tayo magsiset ng frequency, either dito sa keypad, sa kanyang built-in na potentiometer, or galing sa external na terminal. So meron din tayong pagpipilian dito kapag external terminal, either voltage input or analog input or RS-485. So ang gagamitin natin na external input natin ay 0 to 10 volts na voltage input galing sa potentiometer. Gagamit tayo ng potentiometer. So ang kanyang parameter niyan ay D1. Okay, so press natin program data, then press uli, then press up. Okay, so D1. So press program data para mag-save. Then ang next natin na isiset ay source of operation command. Okay, so ito ay 2.01. Okay, then press natin ang program data. Then ang gagawin natin ay kukontrolin natin siya mula dito sa multifunction input natin. So kapag D0, ang gagamitin ng control ay itong keypad natin, itong run stop, saka itong mga up down para sa pag-set ng frequency. Ang D1 naman, ito yung external terminal. Okay, so press natin ang up para pumunta tayo sa D1. Okay, so press program data para i-save. Then, punta tayo ngayon sa output function parameter. Okay, so para ma-set natin itong output natin kung anong parameter ang ating i-monitor. Okay, so press natin ang mode. So, up natin ito para pumunta tayo sa group 3. Press program data. Then, punta tayo sa 305. Okay, so up. Okay, then enter. Program data. Then, itong 305, ang kinokontrol nito ay ang ating photocoupler input. Okay, so pwede nating i-monitor dito kung, halimbawa, gusto nating i-monitor kung na-reach natin yung ating maximum frequency na sinet, or kung gumana ang ating BFD. Kung halimbawa, nag-run ang ating BFD. So, iset natin siya as AC drive operational. So, D1. So, as is ang D1. Okay, then press program data. Then, up natin, 306. Ang 306, ang kinokontrol nito ay ang ating relay output. Okay, so isiset natin ito para magkaroon tayo ng indication kapag nagkaroon ng fault. So, naka-default ay D8. Okay, so ang D8, ito yung fault monitoring. Okay, so press natin program data para mag-save. Okay, then susunod ay punta tayo sa input function parameter. Okay, so press natin uli ang mode. Then press ang up para pumunta rin sa 4. Ngayon, ang gagamitin natin na control ay ang tinatawag na 3-wire control, kung saan gagamit tayo nitong ating, gagamitin natin itong momentary na push button at stop push button. Okay, so pwede rin itong emergency stop. Sa sample natin na ito, gagamitin natin ang start push button, momentary, at saka itong emergency stop. Okay, so 3-wire control. So ang parameter nito ay D3. Okay, so 4.04 para sa multifunction terminal M0 saka M1. Dahil dito natin i-connect yung ating ang push button natin, start stop push button natin sa M0. Okay, then press natin. Then select natin yung D3 para sa 3-wire control. So press para mag-save. Ang susunod ay pupunta tayo sa number 7. So, ang number 7 para sa protection ng ating motor. So, 7.0
00, ito yung setting natin para sa motor rated current. Okay, so pag pre-nest natin itong program data, makikita natin naka 85. So ibig sabihin nito 85% okay ng ating motor rated current. So kapag sumobra tayo sa 85%, i-stop niya ang ating operation, yung ating BFD. Okay, so masyadong mababa, gawin natin itong 100 natin para ma-maximize natin yung capacity ng ating motor. Then 7.01, ito yung tinatawag na no load current. Okay, so press natin. Ibig sabihin nitong no load current, halimbawa pag bumaba siya sa 50%, i-off niya ito dahil ito ay gagamitin natin para mag-monitor. Halimbawa, nagkaroon tayo ng broken belt or naputol yung ating coupling sa ating load. So, madidetect na ito kapag wala tayong load. Bumaba yung ating load dito sa ating nakaset dito sa parameter natin. Okay, so yan lang ang pinaka basic na mga parameter setup para sa PFD. Okay, so press natin. Then exit tayo. Okay, so ngayon iwa-wiring natin ang ating mga push button. Unahin natin yung ating stop. Okay, so stop muna. So ito yung emergency stop yung gagamitin natin, ito. Okay, so dito kung titingnan natin sa diagram, ito ay papunta sa ground. Okay, so pupunta ito dito sa ating ground. Okay, then jumper tayo papunta naman sa ating start push button. So ito yung ating start push button. Okay, then paglabas ng start push button, pupunta ito ngayon sa M0. Okay, punta ito sa M0. Ito yung M0 natin. Mula naman dito sa common, ng ating stop saka sa start na push button, yung jumper na ito, pupunta naman ito sa M2. Okay, so M2. Okay. Ang M1, itong M1, pwede nating lagyan ito ng selector switch papunta sa on-off switch papunta sa ground para makontrol natin ang direksyon ng motor, either forward or reverse. So kapag naka-open siya, ito ay naka-forward. Kapag nag-close naman, yun ay magre-reverse. Okay, so hayaan natin siya na hindi natin lagyan ng switch para, dahil hindi naman natin kailangan i-reverse yung ating motor. So,
Ngayon, ang susunod natin na ilalagay ang ating potentiometer. Okay, so ang ating potentiometer, itong kanyang unang terminal, ito, papunta dito sa AVI. Ito yung ating input. Tapos itong kanyang wiper, itong nasa gitna, ito yung galing sa 10 volts. Itong 10 volts. Okay. Muna natin. Tapos itong pangatlong terminal niya ay pupunta common sa ground. Okay, so yan, buo na ang ating wiring. Okay. So, titesting natin pagganahin ng ating BFD. Okay, on natin. Okay, so sa ngayon, nasa 43 Hertz. Okay, so gawin natin 0. Then, naka-stop to ngayon. Reset natin ang emergency switch. On natin. Tintasan natin itong frequency. Okay, so makita natin umiikot ang ating motor. Okay. Sagad natin. Yan. Pwede nating babaan ang frequency. Okay. 0. Tasa natin. Stop natin. Okay. So, reset natin. On. Stop. Reset. On. Okay. So, yan lang po ang basic na pag-wiring ng Delta S1 na BFD gamit ang 3-wire control at external na analog input 0 to 10 volts gamit ang potentiometer. Okay, so maraming salamat po sa panonood at abangan nyo po ang iba pa nating tutorial para sa variable frequency drive.